na lumalago, hindi lang sa alam niya sa Biblia, kundi kung paano niya ito inilalapat sa kanyang buhay. How to improve yourself? Immerse yourself in the most destructive elements of the time and then attempt to swim. Ilubog daw ang sarili sa mga pinaka nakakahamon na mga elemento ng buhay ng iyong panahon at pagkatapos sikapin mong lumangoy. Jesus immersed himself in a very destructive element of his life, and that is temptation. Hindi niya ito iniwasan. Sa katunayan, siya ay dinala ng Espiritu upang siya ay tuksohin ni Satanas. Matthew 4:1, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Talagang inilubog niya ang kanyang sarili dito sa destructive element na ito, and then he attempted to swim. Now, how do we learn from this experience? How do we improve ourselves? We immerse ourselves. So you immerse yourself, or you allow yourself to be immersed in destructive elements like criticism. Ano ba yung mga destructive element? Yung talagang pag pinabayaan mo, masisira ka niyan. Pag hinayaan mo, talagang ikaw ay madadamage, magiging sugatan, duguan. Pero hindi pwedeng iwasan ng ganito mga bagay. Sapagkat ang tunay na buhay ay kinakailangang lumangoy, tumawid ng maraming destructive waters. But the important thing is to always bear in mind that God knows our situation and that this is happening for a purpose. So allow yourself to be immersed in criticism. Yung ikaw ay napupintasan, yung ikaw ay napupulaan, sinusuri, sinusukat, hayaan mo lang. Acts 11:2-3 and 17-18. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them. So if God gave them the same gift as he gave us, who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could oppose God?" When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, "So then, God has granted even the Gentiles repentance unto life." Ano po ang background niyan? Hindi naman sanay ang mga Hudyo na nakikisalamuha sa mga hindi Hudyo. And one of the distinctions of Jewish men was that they were circumcised and Gentiles were not. Kaya nung nakihalubilo at nakikain pa sa hapagkainan ng mga Gentiles itong si Peter na hindi nila nakagawi ang gawin, ay siya ay inusig. Siya ay pinulaan, sinuri, he was criticized. But that occasion was turned by Peter into a blessing, because being criticized gave him the forum to explain his philosophy, his theology. Pag tayo po ay napupulaan, napipintasan, ang nagiging blessing niyan, nakapagsusuri tayo sa ating sarili. Una, itatanong natin, totoo ba ang inaakusa sa atin? Kung totoo, gano'ng katotoo? Buong totoo ba? Kalahating totoo? One-fourth na totoo? Sapagkat hindi naman pwedeng maging perfect ang isang bagay. So ang isang criticism, hindi rin pwedeng maging perfectly wrong. Merong tama din dun kahit paano. Kaya pwedeng maging blessing kung susuriin natin, ano ba ang totoo dito? At pagka totoo nga ang nakita natin sa pamumula sa atin, daig pa natin ang nanalamin. At ang nananalamin ay nagkakaroon ng pagkakataon na ituwid kung ano man ang mali sa kanyang itsura. So turn criticism into an opportunity to even teach. Not only to explain yourself, but also to teach. Huwag tayong laging manipis, maramdamin pag napupulaan o napipintasan o sinusuri. Sapagkat yan man ay maaaring maging daan para maipaliwanag natin ang ating palagay, ang ating kurukuro, ang ating paninindigan, o kaya kung hindi man, makita natin kung ano ang pananaw sa atin ng iba at maituwid natin kung meron tayong mga kalikuan. Immerse yourself in rebuke. Yung itinutuwid ka, pinapagalitan, itinatama. Peter was rebuked by Jesus. Mark 8:33, si Jesus ay pinipigil ni Peter na magpunta sa Jerusalem. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. "Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the things of God, but the things of men." Si Peter tinawag ni Lord na Satan. Kasi satanic yung idea na lumalabas sa kanya. Siya ay talagang napaka-diretsahan na itinuwid. But righteous rebuke jolts. It corrects and gives a wake-up call. Talagang tayo nauuga, naliligalig, na yuyug-yug ng isang matuwid at malakas na rebuke. Pero ito'y nakakapagtuwid at nakakagising sa mga tulog o sa mga inaantok.
Peter, from this rebuke, rose to become the spokesperson of the group. Siya ang kinilalang leader sa maraming paraan, subalit yun ay hindi nangyari kung hindi siya naituwid. You want to continue to improve? Immerse yourself in education. The process of education could be destructive. Pwede ka namang mabaliw kung sobra kang naging seryoso at hindi ka na nagpahinga. Pwede kang mangayay at pwede kang magkasakit. Pwede kang maligaw ng landas kung naging one way na lang yung takbo ng utak mo na pinag-aaralan mo at hindi ka na nagkaroon ng balanse. So dangerous din ang pag-aaral. In fact, little knowledge is said to be dangerous. But we immerse ourselves in education. Akala nung iba, pag nagkaroon na sila ng bachelor's degree tapos na ang edukasyon, tumitigil na sila. Ayon po sa pag-aaral, napakaliit na porsyento ng ating utak ang nagagamit ng tao sa kanyang buong buhay. Marami pa dapat malaman, marami pang maisip, marami pang maimbento, magawa, maabot. Pero tamad ang taong mag-aral. Ni ayaw magbasa, ni ayaw magsaliksik. Pag sinabi mo, mag-enroll pa tayo, naku, ayaw kanya magbasa-basa niya, mag-notebook-notebook pa. E ano na lang, magchismisa na lang, magkwentuhan, manood ng mga TV-ing sayawan ng sayawan. Contest na walang kakwenta-kwenta, nakaka-brain damage pag sumali ka. Yun ang ginagawa ng buong bayan, kaya hindi umaasenso. We must continue to educate ourselves. Pati si Jose Rizal, hindi siya sumasang-ayon. Nalumaya agad ang Pilipinas noong kanyang panahon. Bakit? Alam niya na napakalaking porsyento ng mga tao ay mangmang. At ano mangyayari sa mga mangmang kung sila ay naging mga leaders? Ibubulid lang nila sa kapahamakan ang kanilang mga pinangungunahan. Importante ang pag-aaral. Even Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and with men. Patuloy siyang nag-aral. Patuloy siyang nagsaliksik. Luke 2:45-46. Nung umuwi si Mary at saka si Joseph sa kanilang hometown, hindi nila makita si Jesus. Nung sila'y pauwi na, 12 years old na Jesus, nawawala. Pinaghahanap nila sa Jerusalem. When they did not find Jesus, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. Start early. Nasaan kaya ngayon ang mga 12-year-old? Saan nila laging gustong pumunta? No? Sa mga computer shop at maglaro ng maglaro ng walang katapusan. Hanggang magkasira-sira ang mata at magkaduling-duling at mabutas ang bulsa kababayad. Nasaan kaya ang mga tao? Anong pinagagagawa? Tayo ba ay nagsasaliksik ng karunungan? Acts 7:22, Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. Malakas ang utak, powerful in speech, malakas ang katawan. Hindi yung puro katawan lang, ang ganda-ganda ng katawan, tapos yes lang, hindi alam ispilin. O kaya ang talino-talino, pagkatapos parang tipaklong na sa kapayatan dahil pinabayaan na ang katawan. Moses grew in speech and action. This is mind and body matter. Jesus grew in wisdom and stature, mind and physical body, in favor with God, spiritual, and in favor with men, social. Balanced growth. Why is education important? Because it's only the truly educated that will understand God more fully. Because even God is a concept. Hindi naman siya estatwa, hindi siya ribulto, hindi siya tubig, hindi siya dahon. Ang Diyos ay espiritu, konsepto. Ang theology ay konsepto, ang philosophy ay konsepto. Paano mo lalakihan ang pag-unawa mo sa Diyos kung kakaunti ang vocabulary ng iyong isip? Kakaunti ang salitang kayang maunawaan at lalong kakaunti ang salitang kayang sambitin. Kakaunti ang mga kulay na pwedeng makita kasi intellectually colorblind. Kakaunti ang pwedeng maunawa. Paano lalago? Education lifts up the mind. It polishes the soul and sets the noble spirit free. Sa kalooban ng bawat tao ay merong napakamarangal na kakanyahan, na identity, na personalidad. Napakarangal. Pero yung marangal na tao sa loob niya ay nakagapos, nakatali. Ang nagtatali dito, kamangmangan. Kakitira ng isip, kawalan ng alam. At habang ang tao ay nag-aaral, nalalagot ang mga tali ng kamangmangan, doon lang nakakalaya, doon lang nakakakilos, yung marangal na pagkatao. Kaya napakarami mga tao ay napakahamak. Hamak ang ugali, hamak ang pag-iisip, hamak ang mga ginagawa at hinahamak ang sarili at pumapayag na hamakin sila ng iba kasi kulang sa kaalaman. Ni hindi nila alam na sila yung mangmang. Kaya napakahalaga patuloy na pag-aaral ng tao. Mahirap talagang gawin yan. Kaya nga sabi, immerse yourself in the most destructive elements of the time. Mas masarap matulog, mas madaling manood ng TV na lang, lalo yung hindi ka na pinag-iisip, para huwag ka ma-stress. Yung iba na i-stress pag nag-iisip,
Samantalang isa sa mga pinakamasasarap gawin sa buhay, yung mag-isip, maabot ng isip mo yung hindi mo dating naaabot, makita mo yung hindi mo nakikita, maunawa yung dating magulo. It's better than eating, it's better than having pleasure. Yun naman ay kung nauunawa natin ang halaga ng patuloy na pag-aaral. Kahit may edad ka na, mag-aaral mag-text. Kung makakabuti sa buhay mo, hindi yung text ka ng text tapos yung apubuhan text ng text para sa'yo. May mata ka pa, may daliri ka pa, hindi ka pa naman patay, ba't di ka mag-aaral? Matanda na ako. E di ilibing ka na namin, ayaw mo na pala eh. Ngayon gusto mo pang mabuhay, mag-aaral ka pa. Buksan mo pa ang isip, marami pang pwedeng malaman. Hindi na pwedeng kung matanda ka na, ipipikit mo na yung mata at hihiga ka na lang dyan, aantayin na tawagin ka ni kamatayan. Ang buhay ay napakasarap kung ang utak natin ay gising at marami tayong nauunawa. Sa isip lang tayo nakakalaya. Kahit ang taong nakakulong sa mga bilangguan, imagine lang yan, siya ay nasa ibabaw na isang bundok, o kaya naliligo sa batis, ang totoo ay nararanasan niya yon sa spiritual na paraan at daig pa yung kuminsan ay tunay na physical experience. Alam nyo yan, try to imagine things and you actually benefit from what you imagine. Many people who have sexual imaginations know that it works. That imagination works. E di lalo na kung mag-i-imagine ka na magagandang bagay. Diyan ka lang napapalaya sa mga kahirapan, sa mga karamdaman. Kung ang isip mo ay malaya, nakakaalis sa pangloob ng iyong bungo at nakakarating sa mga langit, sa mga alapaap at sa malalayong mga tabing dagat. Kailangan ng isip ng tao malaya. Anong nagpapakulong sa isip ng tao? Bias. Yung kinulong mo na, ay, ang Kapampangan ganito, ay, ang Ilocano ganon, ay, ang Bicolano ganyan. Ikukulong mo yung isip mo. Kaya tuloy pag may taong Kapampangan na iba yung ugali, hindi mo na na-appreciate. Kasi, tinypecast mo na. Nakakulong ang isip ng mga taong, ay, ganito dapat, ay, ganon dapat. Nung araw, ganito kami. Nung araw yun eh, bumalik ka nung araw eh, wala na yung nung araw, ngayon na. So, kailangan palitan mo yung pananaw. Kailangan, ay ganito lang kami magluto ng sinigang, kailangan ay nilalagay lang na pampaasim ganito. Marami pang iba, buksan mong yung isip. Palayain mula sa mga gapos ng limitadong karanasan. Kailangan nakabukas ang isip ng tao. Mapakahirap kasama sa buhay yung makitid ang isip. At lalo nang napakahirap kasama sa buhay yung ang bagal mag-isip. Parang ikaw ay napakabilis tumakbo, pangkarera ka, tapos yung asawa mo parang pagong. Diba yung inis na inis ka dahil gusto mong talagang kumawala at tumakbo ng mabilis, but this person is holding you down dahil yun lang ang speed niya. Ganyan din yung mga driver na gusto mabilis, tapos may kasamang lola, ay bagalan mo lang. Parang libing, ganun ang gustong speed ng lakad. E inis na inis yung nagmamaneho kasi kaya niyang bilisan pero pinipigil siya. Paano pa yung isip ay matalas, matalino, malayo ang naaabot, tapos ang kasama sa bahay, ang kasama sa buhay, ganggamunggo ang isip. Di ba napakalaking frustration sa buhay yon? Kaya kung mahal nyo ang inyong mga mahal sa buhay, mga kapatid, at sila'y matatalino, meron silang mga bakas ng katalinuhan na pwede mong, pwede mag-improve. Imbes paliitin nyo ang utak nila para kayo magkasabay, yung utak nyo ang palakihin nyo. Pareho pa kayo nakinabang. Hindi yung gusto mo to pull people down. Mahihiyain ka, may asawa kang sociable. So, dito na lang tayo sa bahay, huwag na tayo aatin ng mga lamay, ng mga binyag, ng mga kasalan. Kasi mahihiyain ka, so gusto mo rin siyang ikulong sa iyong pagiging mahihiyain. Ikaw, kapatid, ang lumaya sa iyong mga pagiging mahihiyain. Hindi yung pipigilin mo yung isang taong mas evolved ang kanyang social life. Maraming ganun, ang asawa pinaliit, imbes pinalaki. Kasi doon siya komportable. Ang comfort zone niya, yung comfort zone ng kamangmangan. Kaya yung mga mangmang, yan ang mga tampurista. Yan ang mga maramdamin, mga madadaling masaktan, magdamdam, maghinanakit, magtanim ng sama ng loob. Kasi walang pinagkukunan ng pangunawa sa kapwa. Ang iniisip lang nila, sila, 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 nasaktan ako, hindi ako napansin, kinawawa ako, etc., etc. Kung meron tayong ganyang mga nangyayari sa buhay natin, kapatid, kamangmangan yan. Dapat yang harapin at baguhin, palayain ang isip. Ang tagal-tagal lang malaya ng Pilipinas mula sa Espanya, hindi na natin sila pwedeng sisihin para sa ating mga kahirapan ngayon. Ang tagal-tagal na rin nating lumaya sa mga Hapon, maging sa mga Amerikano. Ang tagal-tagal na. Bakit yung mga Singaporeans, yung 1960s lang sila naging bansa? Naunahan pa tayo sa pag-asenso. Bakit yung mga iba, hindi nila sinisisi yung colonial past nila? Alam niyo ang problema sa Pilipinas? Matagal lang malaya ang ating political system, pero bilanggo ang ating utak ng kamangmangan. At pababa ng pababa ang level ng edukasyon. Pagkausap mo mga high school students, college students, parang kausap mo grade 2 ang mga reasoning.
bumaba nang bumaba ang ating English, hindi rin naman umasenso ang ating Filipino, bumaba rin. Wala nang makapag-Pilipino ng diretso, wala rin naman nag-English ng diretso. Liban nila ako nagtatrabaho ako sa call center. Talagang dito lang nakakapag-diretso. So, paano na ang bayan na ito? Education is very important. Immerse yourself in correction. Yung tayo na itutuwid. Proverbs 15:32, he who ignores discipline despises himself, but whoever heeds correction gains understanding. Sino ang umaasenso? Yung lumalangoy, lumulubog, nagbababad sa pagtutuwid. Pagtutuwid ng kapwa, pagtutuwid ng kapaligiran, pagtutuwid ng Diyos. Correction straightens up a person. Correction aligns a person to the divine will. And correction positions people in the path of blessings. Dahil ang Diyos ay tuwid at matuwid, sinong pagpapalain niya, eh doon ding matuwid. Kaya pag tayo'y naitutuwid, dapat tayo magpasalamat. Bagamat, ang proseso ng pagtutuwid ay masakit. Siyempre, liku ka, itutuwid ka, masakit yan. May pilay ka, idediretso ka, ikakast, hihilutin, masakit yan. Pero kailangan para matuwid ang ating mga kalikuan. We want to continue growing, immerse yourself in refinement. Kailangan ng tao maging pino, hindi magaspang. Refinement takes polishing. Polishing takes friction. So when you like to be refined, subject yourself to friction. Kinikinis ka, nililiha, inaayos, masakit. Pero ikaw din ang makikinabang sa dulo. Nung binihag ng Babylon ang Israel, bumihag sila ng mga anak ng mga mayayaman at mga maharlika. Ipinadala sa palasyo ni Nebuchadnezzar upang iayos ang pag-iisip at isunod sa kaisipan ng imperyo ng Babylon. At yan ang naranasan nila Daniel. Daniel 1:3-5. Then the king ordered Asphanas, chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. Tingnan ninyo yung mga katangian na pinili. Kailangan malalakas ang katawan, may mga itsura, mayroong kakayanan na umunawa ng maraming bagay, at bukod sa kakayanan umunawa, marami ng alam, well-informed, mabilis matuto, at handang-handa na maglingkod sa palasyo. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. Kung yung maglilingkod sa king's service, kailangan maayos sa pangangatawan, may itsura, matatalino, mabilis matuto, marami ng alam, qualified, at bibigyan ba ng pagsasanay, eh ano pa yung magtatrabaho sa King of Kings service? Most of the time, the ministers in the church are wanting in quality because we don't apply this kind of tests. Kung sino na lang ang laging nandyan, laging present, yun na siyempre yung magiging worker, natural, lalo kung volunteer work. Pero nalilimutan natin na meron pa rin dapat ang mga pamantayan na inaabot. Everybody is qualified to want to serve, but everybody needs training. And everybody needs basic understanding and basic intelligence to be able to deliver good service. Quality is expensive. Kaya kung minsan nakikita natin, mas mahuhusay pa yung mga nasa corporate world kaysa na nasa church. Sa pamamalakad, kasi tayo nagkakaroon ng pwede na yan attitude. Christian naman tayo, pwede na yan. Mauunawa na yan ang mga kapatiran, mga choir na hindi nag-practice, pwede na yan. Ang titingnan na lang ni Lord, heart. Anong heart eh, kanta ang hinahanap sa'yo? Di siyempre, ang titingnan niya, musika. Meron pang kakanta, huwag, kakanta po ako, huwag niyo na pong pakinggan ang akin tinig, yun na lang pong words. Eh, i-fax mo na lang. I-text mo na lang yung kanta eh, hindi naman pala papakinggan yung boses mo. Mga dramang bukid. Kailangan quality ang ginagawa ng tao, lalo kung paglilingkod sa Diyos. Hindi pwede na yan, pwede na yan. And this is the malaise. This is the illness of the church. Walang high quality. Pwede na yan, pwede na yan. Si King Nebuchadnezzar, may quality control. King of Kings, lalo. Dapat natin iniisip yun. Bible study leader ka, hindi ka handa. Preacher ka, hindi ka handa. Instrumentalist ka, hindi ka handa. Eh, magsiserve ka sa King of Kings?
Yung mga iba magwo-worship, alam naman natin sa pagwo-worship kasama yung paghahandog. Hindi handa. Tuwing dumadaan yung basket, parang surprise. Ay, meron palang collection. Lagi na lang nagugulat. Hindi handa. Dapat handa ka kasi gusto mong haharap ka sa King of Kings eh. Kumpleto ang iyong paghahanda. You know why? Kasi handa rin ang Diyos na humarap sa iyo eh. Handa siyang makinig sa mga dalangin mo. Handang makinig sa iyong mga reklamo, tanggapin na iyong mga iyak, ibibigay iyong mga hinihiling, kasi ikaw hindi handa. Kailangan may quality. And for this, we need refinement. Refinement brings out the best in the person and prepares one for noble tasks. Magiging tabu ka na rin lang, maging tabu ka na sa palasyo, kaysa tabu ka, tas tabu ka lang kung saan, sa isang public toilet, sa Blooming Street Market. No, you can imagine na medyo iba na yung tabu doon. Pero tabu-tabu lang kayo, pare-pareho, pero hindi pare-pareho ang lahat ng tabu. Magiging tabu ka na rin lang, kapatid, maging the best tabu ka na dyan. Kakanta ka na rin lang, maging best ka. Magtuturo ka, maging best ka. For the Lord's glory, and for your own benefit. Yan ang immersion. Marami pa tayong pwedeng immersion na gawin. Isipin niyo mga kapatid, ano bang dapat niyong langoyan, lubugan, babaran, na hindi masarap, hindi maganda, mahirap, pero kailangan para tayo umasenso. And after immersion in difficulty, emerge. Matapos kang lumubog, lumutang ka uli. Matapos kang lumangoy ng hirap na hirap ka, umahon ka. Parang metaphor ng baptism. Immerse yourself, then emerge. Parang death and then resurrection. Hindi ganun ang mahalaga. Matapos ang Panginoong Jesus ay lumubog sa hirap ng mga pagsubok, Matthew 4:11, umahon siya. The devil left him and angels came and attended to him. Hindi ka naman lagi nakalubog eh. Parang nilaga, malambot na, iaho na. Kaya naman yung iba, tatlong araw mo inilalaga, ang tigas. Kaya ganoon din, kuminsan tagal-tagal natin na pinapaalo tayo ng Diyos, tayo itinutuwid, kasi ang tigas. Lambutan mo yung sarili, hayaan mo ang Diyos na hipuin ka, tituwid, at paghanda ka na, iaahon ka na. Kung meron naman sa ating mga kapatid ngayon na nakalubog diyan sa mga destructive elements ngayon, makinig na kayo sa lesson. Ituwid na ang liko. Linisin na ang marumi. At pag nangyari na yon, alam naman ng Diyos, iaahon ka na niya. Tapos na. After immersion, emerge. Emerge wounded, but healing or getting healed. Lahat naman ng tao nasasaktan eh. Pwede ka bang mabuhay sa mundo na hindi nasasaktan? Lahat ng tao nasusugatan. Lahat tayo may sumakit sa ating kalooban. May tumapak sa atin. May dumurog sa ating puso. May nanglait sa atin. May nag 1, 2, 3. May nandaya. May nagtaksil. May hindi nagmahal. May tumalikod. May nag-abandon. Lahat ng tao ganun. Everybody's wounded, but not everybody heals. So you have to emerge wounded but healing or getting healed. Kailangan kapatid magpasya na gusto niyong gumaling. Paano magpasya na gustong gumaling? Kung kamangmangan ng sakit, magpasya ka na from here on, magpapakatalino ka na. Kung sobra kang maramdamin, magpasya ka na from here on, marami ka nang papalampasin. Pipiliin mo na lang kung ano yung nakakasakit sa'yo. Kung nasaktan ka noon, kailangan mong magpasya kapatid na magpatawad na, magkaroon ng bagong buhay. Kung hindi, gumagaling na yung sugat mo, bubuksan mo na naman. Gumagaling na yung sugat mo, bubuksan mo na naman. Medyo tumitibay-tibay na siya, natutuyo na, bubulat-latin mo na naman, kakalkalin mo, kakamuti mo ng matatalim na kuko para magdugo siya muli. Hindi ba ganyan na ginagawa ng maraming tao? Nasaktan sila ng kanilang auntie nung araw, lagi nilang pag-uusapan, nabubuhay na naman yung mga sakit na yon. Yung galit na sana'y humuhupa na, muli na naman na sisilakbo. Yung nagpapatawad na sana dahil sa panahon, aalalahanin na naman ng lahat. Marami sa atin, nagpapasya na huwag gumaling. Kaya ililibing na lang at lahat, punong-puno pa ng sama ng loob, ng galit sa mundo, ng hinanakit. At pag pinuno natin ang ating puso ng ganyan, hindi magiging bakante ang puso para tumanggap ng pagpapala. Kasi puno ng mga basura. We have to learn to emerge, although wounded, but ready to heal. And it's a matter of decision. Job 5:17-18. Blessed is the man whom God corrects, so do not despise the discipline of the Almighty. For he wounds, but he also binds up. He endures, but his hands also heal. Aba, mapalad daw ang taong itinutuwid ng Diyos kahit nasasaktan, kahit nagdurugo, kahit nakakaranas ng amputation or surgery. Sabi, o totoo, sinusugatan tayo ng Diyos. Pero nililinis din niya, nilalanggas, tinatalian, tinatakpan ang mga sugat na ito. Totoo, babaliin ka niya. Pero pag durug-durug ka na, bubuoin ka rin niyang muli para maiba naman ang korte mo.
Kasi kung isa kang jar na mali ang korte, kailangan durug-durugin ka para mabuo ka na naman, iibahin yung korte mo. You have to be reconstituted para maiba. When you have reached the bottom, thank God, because there is no other way but up. Pag sobra na, sagad na ang baba ko, na wala na akong pwedeng babaan pa, ang hirap ko na, hindi na po kami mas mahirap pa kaysa rito, wala na kayong direksyon na pwedeng tahakin, kundi pataas na, dahil nandun na kayo sa ilalim eh. Kaya kung minsan, mas madali at napapadali ang pagpunta mo sa kaila-ilaliman, mas ibig sabihin, mas madali kang lulutang agad. Kung sa pagtutuwid ng Diyos ay hinihingi na kailangan makarating ka sa kaila-ilaliman dahil ang tigas mo eh, kailangan ka talagang pagkadurug-durug-durugin pa. Pag nagkakadurug-durug na tayo, magpasya kayong, I will make something out of this. Itong mga sugat na ito, gagawin kong bulaklak na disenyo ng aking balat. Ang mga peklat na ito, ay aariin kong magandang design. Paalala na ako ay natuto. Kailangan mawala yung bitterness. Kaya si Job, alam natin ang kwento niya, ang yaman-yaman, ang dami-daming anak, pinakasikat na tao sa kanyang bayan, biglang dinalaw siya ng sobrang pagsubok, bagamat siya ay matuwid. Subalit nang malampasan niya yon, nakabawi siya, doble pa kaysa dati ang naging kayamanan niya. Eh kasi naman matuwid naman talaga siya, pagsubok lang yun eh. Hindi yun parusa, yun ay pagsubok. At nalampasan niya. Job 42:11. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought upon him, and each one gave him a piece of silver and a gold ring. Tingnan ninyo ang verse. Nung may sakit siya at nagdusa, naghirap, nagkaroon ng kutakot-takot na galis, walang pumupunta sa kanila. Pero nung siya ay nakarecover, nakalampas sa pagsubok, at siya ay binubuo muli ng Diyos, ano nangyari? Nagdatingan uli yung mga tao, nagkainan uli sa bahay niya. Ang mga tao pupunta sa inyo kung kayo mabango, kung kayo ay may pera, kung kayo ay masigla, masaya. Kung puro luksa kayo, sugat, dusa, hindi kayo pupuntahan. Huwag na kayo magdamdam, natural yun. Diba, ayaw mo magpunta sa mga kamag-anak mo na wala namang gagawin kundi dumaing? Ayaw mo pumunta sa iyong mga kaibigan na walang gagawin kundi sa'yo kundi utangan ka? Yung tuwing pupunta ka sa kanila, sariwang-sariwa, pag-uwi mo lang taka kasi sinipsip nila lahat ang iyong lakas ng kanilang mga hinaing, reklamo, problema. Siyempre, yung likas sa'yo na iligtas ang iyong buhay sa panganib na Diyos din ang naglagay dyan, ilalayo mo ang sarili mo sa mga ganito. Pero nung siya ay nakarecover, nun siya binigyan ng pera. Everybody gave silver and gold. When? Nung naghihirap siya? No! Bakit ka naman magbibigay sa naghihirap? Ano mangyayari sa binigay mo doon? Common sense yun, ha? Hindi ko sasabihin yun ng godly sense. Yun ang sense ng maraming tao. Pag meron ka na, bibigyan ka pa. Kita nyo ang mga regalo sa mayayaman, magaganda. Ang mga regalo sa mahihirap pag Pasko, kalendaryo ng hopya. Eh mahirap ka. Bakit ka bibigyan ng malaki? Hindi mo kaya magsukli. Hindi ko sinasabing yun ang tama, pero yun ang kalakaran ng mundo. So gusto mo pala na pahalagahan ka, puntahan ka ng tao, make something of yourself. Huwag kang magmukmuk dyan, maawa sa sarili mo, magreklamo sa langit at lupa, umiyak ng umiyak. Magtrabaho ka, bumangon ka, paasensuhin mo ang iyong buhay, babango ka, pupuntahan ka ng mga tao. Kaya sa mayayaman, yung mayaman na, yung pa ang maraming nagpapadala ng bulaklak pag namatay. Yung halos hindi ka na makalakad sa dami ng bulaklak doon sa koridor. Yung mahirap, may isang lantang bulaklak na bigay ng punerarya kasama sa cost ng ataol. Ganun talaga, huwag kayo nagdaramdam. Gusto nyo hindi ganun ang buhay nyo, paasensuhin nyo ang buhay nyo. Para hindi ganun. Talagang ganun ang kalakaran. Blessing begets more blessings. Misery begets misery. Money begets money. Poverty begets poverty. Saan nagbabago ang buhay ng tao? Hindi sa swerte, sa pag-iisip. Pag nagpasya ka, ayokong maging mahirap. O ayokong patuloy maging mahirap, gagawa ka ng paraan. Hindi ka man maging mayaman, surely makakaangat-angat ka kahit papano. So turn every criticism, every rebuke, every correction into an asset. Pag binabato ka ng bato, ipunin mo, hindi ka na kailangan bumili ng graba para magpagawa ng bahay. Everything could be turned into a blessing. After immersing yourself in difficulties, emerge stronger. Kita nyo yung mga nagji-gym. Pag nakita mo itsura ng pagmumuka, pag binubuhat yung bakal, pagka yung chan eh, pinipilit na itayo sa kanilang mga sit-ups, kita mo ang pagdurusa sa muka. Diba? Pero pagka-shower niya at paglabas, aba, ang lahat ay napapatingin at muling napapatingin dahil he emerges stronger. No pain, no gain.
So habang ikaw ay going through pain, imaginein mo na kung maganda ang iyong attitude, this pain will turn into gain. Ang mahirap, nagdusa ka na ng nagdusa, tapos wala pa rin nangyari sa buhay mo. Natuto ka na ng natuto, pero hindi mo naman in-apply. Marami ka nang nalaman, hindi mo in-apply. Useless ang paghihirap. Pero bawat paghihirap, bawat pagdurusa, pighati, kalungkutan, kung ang magiging bunga nito, you became better, you became stronger, then it's worth it. Tulad ng mga pagdurusa ng mag-asawang naghihiwalay para lang magtrabaho ang isa abroad, o pareho sila pero magkaibang bansa, may pagdurusa pero may uuwi ang silang bahay na naitayo, na pag-aral ang mga anak, worth it. Pero yung nagkahiwalay na kayo, nagdusa kayo, pagkatapos nagka-boyfriend si babae, nagka-girlfriend si lalaki, nagka-watak-watak ang buhay niyo, wala rin kayong pera, in the end, gulo-gulo pa kayo, sayang ang inyong mga paghihirap. So may mga paghihirap na nakabuti, pero may paghihirap na nakasama. Alin na nagpasama? Kamangmangan. Kakulangan ng pag-iisip. Bakit hindi pakinabangan ng hirap? Kundi hirap na ang ending, hirap pa rin. Yun ang malungkot. Job 17:7-9. My eyes have grown dim with grief. My whole frame is but a shadow. Upright men are appalled at this. The innocent are aroused against the ungodly. Nevertheless, the righteous will hold to their ways, and those with clean hands will grow stronger. Basta malinis ang ating budhi, malinis ang ating pamamaraan, lahat ng hirap na ginagawa natin, may magandang kakawian. We become stronger by experience, therefore we become wiser, or we become stronger by conquest. That means we become richer. 2 Samuel 3:1. The war between the house of Saul and the house of David lasted a long time. David grew stronger and stronger, while the house of Saul grew weaker and weaker. Every conflict will leave you weak or strong. Every conflict will leave you richer or poorer. Do not go to war if you would only lose. Do not wage war if there is no hope of victory. Kaya ang manifesto ni Jose Rizal, nung siya ay dinakip, pinuwersa siyang magmanifesto para kanyang talikuran daw at itakwil ang himagsikan. At sabi ng mga iba na kontra Rizal, hindi daw makabayan si Rizal dahil sinabi niya sa kanyang manifesto, eh nakatutok ba naman ang baril sa iyo habang ginagawa mo yung manifesto? Sabi sa manifesto, eh huwag kayong lumaban sa mga Kastila. Hindi daw makabayan si Rizal. But if you're going to read between the lines, hindi laban si Rizal sa himagsikan, laban siya sa himagsikang siguradong talo lang naman. Sabi niya, magdurusa lang lalo, dadanak ang dugo, wala rin mangyayari. Hindi niya sinasabing walang mangyayari sa inyong pagsusumikap. Ang sinasabi niya, di tayo handa. Bakit ka lalaban kung talo ka lang? Pero ganyan ang marami sa ating mga kababayan, no? Nasaktan ng kalooban, kukuha ng gulok, sugod mga kapatid, hindi pa nakakalapit, nabaril na. Nabaril ka, kaya may pinagbarilan, kasi nabaril yung Pilipino. Damdamin ang pinapairal. Nasaktan ng damdamin, susugod, kahit na hindi naman nakalapit, nabaril na rin. Kailangan nag-iisip ang tao. Lalaban ka, hindi ka naman mananalo. Maghintay ka na ibang panahon. Magpalakas ka. Hindi yung si bugso ng damdamin. Kaya ang damdamin, sino lang makakapigil sa bugso ng damdamin? Malakas na isip. Yung napagtitimpian mo, ang dapat mong timpiin. Napipigil mo ang isinisigaw ng iyong damdamin. Dahil alam mo na pag sinunod mo yon ngayon, mapapahama ka lang. One of the greatest signs of intelligence is that when you can suspend your pleasure. Pwede mong ipagpabukas ang sarap at saya, nakokontrol mo yung kagustuhan mong magpasarap at magsaya, dahil alam mong higit na mainam kung ipagpabukas yun kesa gawin na agad ngayon, tapos bukas wala ka na. Kaya yung mga taong pwede magtimpi, maghintay, yun ang mga mature. Ganon din yung mga magnobyo, nagtitimpi, naghihintay, na hindi sila magtalik sapagkat hindi pa panahon. Wala pa sa plano nila, wala pa sa script, masisira ang lahat ng plano kung hindi sila magtitimpi. Pero sino ang nakakapagtimpi? Ang nag-iisip. Kaya napakahalaga to immerse yourself in mental discipline, in education, in higher pursuits. And then of course, emerge wiser. Di baling nasaktan ka, di baling nahirapan ka, kung tumalino ka naman, sulit yon. Kasi marami ka na ngayong sakit at maraming hirap na maiiwasan sa panahon na darating sapagkat natuto na. Ang sayang, nadapa ka na isa, dalawa, tatlo, apat na beses, dapa ka pa rin ang dapa. Dun sa parehong lugar na yon, lagi ka na lang doon natatapilok, hindi mo na ba kayang tandaan na nadadapa ka pag dumadaan ka dyan?
You must not allow the same serpent sting you twice. Sabi ni Shakespeare. Natuklaw ka na ng ahas na to. Pagdaan mo bukas, natuklaw ka na naman. Bukas, dadaan ka na naman dyan, natuklaw ka na naman. Ikaw na may problema noon, ha? Matalino yung ahas, ikaw hindi. Yung paulit-ulit na lang na pagkakamali, hindi na tayo natututo. We must be wiser. Proverbs 24:32, I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. Tingnan lang natin ang buhay ng ating kapwa, mga nasa paligid. Marami na tayong maiiwasang hirap na kanilang dinanas kung matututo lang tayo sa kanilang mga naranasan. How do we grow and improve? Immerse yourself in difficulty. Allow yourself to be immersed in difficulty. Bahagi yan ng buhay. And also, immerse those you love in difficulty. Payagan nyo ang mga mahal nyo sa buhay, lalo mga bata, na mahirapan. Sapagkat yung lumalangoy sa hirap, lumalakas, natututo, pag-ahon niyan, handang makibaka sa buhay. Kaya si Balagtas, lagi ko nalang kinu-quote, sabi niya sa Florante at Laura, pag-ibig anak ko'y aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya at sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Totoo, pinalaki mo sa sarap, walang kalakas-lakas. Sabi niya, para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, ganon din ang pusong sa tuway maniig. Konting problema, tumba na. Ang taong magawi sa ligay at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat ni di na matutunang bathin. Ini-imagine pa lang ang problema, suko na, talo na. Laki kasi sa layaw, laki sa sarap, laki sa ginhawa. Kaya sabi niya, nakilala ko na kung anong tunay na pag-ibig sa anak. Turuan mong mahirapan. Paghugasin mo ng plato. Paglabahin mo, pagplansyahin mo, paghugasin mo ng kotse, maglinis yan ng garahe, magbungkal ng bukid, magtanim, magsaka, magtroso, magforestry, magpalaki ng baboy, magalaga ng manok, di ba? Hindi puro text and text. Ang gusto pa yung cellphone, may lumalabas sa tinapay. Wala pang kinikita, saksakan na ng yabang. Gusto lahat, designer clothes. Anong hihinting ginhawa? Anong kinabukasan na naghihintay sa mga batang hindi malang marunong maghanap buhay, hindi malang marunong makisama? Pagka naulila, makikitira sa mga tiyo-tiya, kamumuhian dahil saksakan ng tamad. Diba? Kailangan natututong makisama. Yan din ang makikinabang sila rin. Let them get immersed in difficulty so they emerge as good persons. So thank God for difficulties, because difficulties could be turned into blessings, into wisdom, into riches and endurance. Swim with God's help and emerge for God's glory. Napakahalaga na nananalig tayo, na tayo man ay nalulubog sa hirap, tayo man ay dumadaan sa hirap, yun ay panandalian lamang. At kung ating matututunan na ang leksyon, malalaman na ang dapat malaman, itinutuwid na ang dapat ituwid, iaaho na tayo agad ng Diyos para mabuhay na ng ganap. But we all have to pass through this. Diyos namin sa langit, dalangin namin kung may mga kapatid kami ngayon na sisinghap-singhap, pinipilit lumangoy, kung saan man sila napatapong mahirap na kalagayan, ipaalala mo na hindi kayo nakakalimot sa amin. Alam nyo ang aming kalagayan, may dahilan ng lahat. Maunawa namin kung bakit pinapayagan nyo mangyari ang mga nangyayari, maituwid namin ang aming pag-iisip, matutunan ang dapat tutunan, pagalingin ang aming mga sugat, at magkaroon kami ng panibagong buhay. Nawa, Panginoon, palakasin mo ang mga anak na ngayon ay nahihirapan sa paglangoy, pagod na pagod, sawang-sawa na sa pagkakalubog, sa pinagkakalubog ang mga putik at mga pusali. At dalangin namin, Panginoon, maging malinaw sa aming isip na ito'y bahagi ng aming paglago, bahagi ng aming pag-asenso bilang mga tao. Hindi mo rin gusto na kami dumadanas ng hirap, tulad ng mga tunay na nagmamahal sa magulang na hindi naiibigan ang anak nila ay nahihirapan. Pero tulad mo, pahalagahan namin ang training. The training is aimed at polishing us so that the best in us can come out of this prison. Makalaya kami sa kamangmangan, sa kakitiran, makalaya kami sa mga hinanakit at galit, at lumabas yung maganda, malinis, nagniningning na pagkatao na kinukulong ng aming mga karanasan. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Hilingin natin sa Diyos na paliwanagin pa kung ano ang mga personal na mensahe niya sa atin, na pwede tayo to emerge from all this immersion and difficulties. Lord, sa katahimikan na ito, dinggin mo ang iyong mga anak at patuloy ka magturo sa bawat isa.